Mula po sa aming pamilya ng Radyo Balintataw, taos puso ang aming pasasalamat sa KBP at CMMA para po sa parangal at paggawad ng awards bilang maningning na paaralang bayan sa himpapawid. Inihahandog ng Dialect Phase ang Philippine Center of the International Theater Institute at ng Earth Savers Movement sa pakikipagtulungan ng MBC, ang Manila Broadcasting Company ang Radyo Balintataw. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig ng Radyo Balintataw. Ito po ang inyong lingkod, Cecile Guidote Alvarez, sa ngalan ng Dialect ng Philippine Center ng International Theater Institute at ng Earth Savers, hinirang na ika-anim sa mundo na UNESCO Dream Center. Pinarangalan din po na UNESCO Artist for Peace. Buong lugod po namin kayong inaanyayahan na samahan niyo po kami ngayong gabi sa ating pong pagtatalakay, patuloy na pagbabandila ng kagalingan ng ating mga alagad ng sining sa iba't ibang disiplina. At higit sa lahat, ngayong Nobyembre, sa paglulunsad po ng ating mga paaralang bayan ngayong Nobyembre, ginugunita po ang Nobyembre, siyempre, para sa undas. So, nandyan po ang ating mga dalangin para sa mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. At nandyan din po sa United Nations ang napakahalagang pagbibigay diin sa World Tsunami Awareness Day, International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in Armed Conflict at World Science Day for Peace and Development. Yan po ang buong linggong binibigyan ng tugon o tutok ng United Nations na pansinin. Eh alam po ninyo, tayo ay dadako sa ating mahal na rehiyon ng Cagayan Valley. At lalo na doon po sa norte, sa Tuguegarao, kung saan nagagalak tayong ibandila ang kagandahan at kagalingan ani Kimberly Alberto Collado. Para sa mga iba, lalo na dyan sa Cagayan, kilalang kilala si Kimberly kasi naging Miss Cagayan siya, hindi lamang po dahil maganda, kung hindi dahil sa talino, galing at pagmamalasakit sa kapaligiran, sa sining. She is also a composer, teacher, at ang mahalaga, talagang meron siyang napakatinding pagmamalasakit para sa lupang kanyang tinubuan. At yan ay ang Ballesteros. Papabatiin muna natin po si Kimberly. Pag-uusapan natin paano nagkaroon ng ganitong ugnayan. Ano ang kanyang ginagampanan doon sa Ballesteros, Cagayan? Kimberly, bumati ka na muna sa lahat ng iyong mga tagahanga at ang mga nakikinig sa buong hindi lang dyan sa Cagayan, sa buong Pilipinas, pati na ang ating mga kababayan overseas. Kimberly? Thank you so much, Ms. Cecil, for that wonderful introduction. Naimbag, Arabi, kada kayo amin na taga Cagayan at sa mga ating pong magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Thank you so much. I feel so honored for being here in your radio show. Thank you, Ms. Cecil. Okay, kami ang natutuwa na kahit na nandiyan ka sa Ballesteros ay magkakaroon tayo ng ugnayan dito
para higit nilang makilala ang puso ninyo kung bakit napakalakas ang inyong pagmamahal sa Ballesteros. Alam po ninyo, nag-umpisa ito dahil ang sumulat ng isang magandang storya, perfect children's storytelling book, napakahusay ng paglalahad ng lahat ng mga alaala tungkol sa kagandahan, yaman, tradisyon diyan sa Ballesteros. At ang sumulat nito ay isang alagad ng sining na nakilala ko batang-bata pa doon sa PETA nung sumali siya sa aming training program at napakita niya ang pagsulong ng galing niya sa panunulat pati na rin sa pagtuturo. At yan ay walang iba kundi si Radyo de la Cruz, Ray de la Cruz, Professor Doctor. At nag-umpisa ito dahil talagang pinili ng ITI na parangalan siya kahit na nasa ibang bansa dahil sa kanyang pagbibigay diin sa kahalagahan ng arts education to empower children or the youth with persons or what we call persons with disabilities, yung mga vulnerable groups. Kanya, ito namang si Kimberly, nagulat ako nung ginagawa namin, ang composer ng isang Ilocano song na theme song, itong magandang dilag na ito, na akalain mo, maraming palaging nagsasabi, ay naku, beauty lang yan or something, di ba? Medyo merong konting bias pag sinasabi sumali sa beauty contest. Ngunit natatangi ang kanyang galing for composition at saka tumutugtog ka pa ng harp, di ba? Yes. Ako, mahirap yun. Kanya, ikwento mo nga bakit ka napunta dito sa larangan ng musika? Ano ba ang iyong pinag-aralan, tinutukan, ang mga kapamilya mo ba ay mga musicians? Saan mo hinugot itong very fine talent in music, composition, singing, playing an instrument? Okay. Ang family ko po kasi sa mother side ay Alvarez, and they're very musically inclined family talaga sila. My grand uncle used to play guitar. Nag-aral he studied in QCN, that's a college here in Ballesteros. Tapos he was this great guitarist daw nung unang panahon ng kabataan niya, and everyone is telling me about it. So nung nag-6 years old po ako, sabi ko, aba, gusto ko din ng ganyan. Gusto ko din ma-involve sa music. Katulad ng mga kamag-anak ko sa mother side. Tapos po, meron akong isang auntie, sabi niya, sige nga, subukan natin, can you sing? Yun yung tanong sa akin. Sabi ko, I think I can. Parang I can carry a tune, ganun. Tapos sabi niya, sige, may paligsahan ng may singing competition. Sabi niya, doon sa may bayan. Tapos sabi ko, sige, tita, itakay ko. Subukan ko. Sinubukan ko po, nag-second ako. Ang galing. ang hindi ko makalimutan ay sang the song Bakit Pa by Jesse Zaragoza. Mm-hmm. That was so popular during that time. Tapos, sabi ko sa sarili ko, aba, pwede pala to kasi meron akong premyo nun, parang 100 pesos ata. Ba, malaki na yon nung panahon yun, di ba? Malaki na yun nung panahon yun. Tama po, sabi ko, may 100 pesos ako. Pwede to, pwede ko pala tong pagkakitaan. Tapos, nung habang tumatagal po, may mga competitions kasi dito. Ballesteros is a town that loves the arts. This town loves the arts. Every year, meron kaming mga competition sa dancing, singing, even acting, meron po. So, sumasali ako niyan. Every year. Minsan,
talo, minsan panalo, pero merong premyo. Yun yun. Ganyan. Tapos po, meron kasi kaming kamag-anak dito na nagpo-play ng harp. He plays the harp. He plays it so well. And I love the sound. I love the sound. And yung mga nag-alaga po sa akin na lola ko, their mom used to play the harp too. Oh, nice. Sabi ko, it's a dying instrument. Wala nang tumutugtog na kabataan. And this is something that, you know, that can make me unique compared to other young musician. Mm. Kasi I used to, nasa Manila na po ako noon, so sabi ko, okay, I will try the harp. Kasi I can play the guitar and piano po. My first instrument is really piano. That's my first instrument. And then I played the guitar. Sabi ko, marami nang nagtutugtog ng gitara. Why not play the harp? So I found this teacher. Her name is Miss Maria Lourdes Gregorio. She taught at the UP College of Music in Diliman. Mm-hmm. She taught harp po. So I said, okay, I'm gonna study. Ayun. Ang ganda ng kwento mo dahil parang halos sa yung mga tradisyon sa Japan, family tradition, ano. And this is a perfect example. At magandang naiugnay ako sa iyo dahil na-discover ko pa na magkamag-anak pala tayo. Alvarez ka rin. Yung sinasabi mong, yung lolo mo ba ang tumutugtog o kumakanta? Kasi, may grand alam mo, uncle ko. Grand uncle. Kasi kinukwento rin sa akin ng husband ko noon, nung lumiligaw siya. Ang kanyang mga kinakanta was an original composition daw ng tatay niya, Rose of Cagayan. So talagang merong musical inclination, no? Ang pamilya siguro, kanya ganun. So natutuwa ako nang nalaman kong may ugnayan pala tayo, hindi lang dahil sa musika na iyong pinag-aralan, at ang mahalaga ay merong blood connection pala, and nandun sa bloodline yung pagmamahal sa sining. So, ang maganda, alam ko narinig na nila ito, ngunit magandang ma-focus natin. Yung ginawa mong awit in Ilocano, para sa akin napakahalaga noon dahil hindi lang English, hindi lang Filipino, pero sa mother tongue, naisip mong bigyan ng musical theme or score itong kwento. Ngayon, ikwento mo bakit mo ito ginawa at iparinig muna natin sa kanila para mas maintindihan nila anong rasyonal ng pagbuo mo, ano ang inspirasyon mo para malikha itong napakagandang awit. Okay? Ibagaman ti naganti awit, ti kanta, anya, ti Ilocano. Ballesteros iti panunot ko. Ayon. Ballesteros iti panunot, ang di mga taga-Ilocos o Ilocano ang salita. Ballesteros in my mind, sa panunot, sa paag, alaala. Okay, papakinggan natin ang awiting nilikha ni Kimberly. Sa dinugnot tunga manumang ka istorya, manumang ka kanta, di may surat kupe sa kanulata pagsubyanan na dati puso ko Ballesteros. Stay.
ng puti makita. Adun po masarakan ko na day di na nanggam sika. Tulata pagsublyanan na dati puso ko balyestero. Silika na isang sangaya. Dito'y puso ko balyestero. Sikat lina o nagmaymay sa ka. O balyestero, sikang tulata. Diyan, malipatan, di sa miti patupa. Kin tinubong no Paskoa. Panagkalap at kakakinta istorya at sirena. Sumasikang tulata pagsublyanan na. Dato'y puso ko balyestero. Silika na isang sangaya. Dito'y puso ko balyestero. Alam nyo na pag napapakinggan ninyo itong awit na nilikha at ni Kimberly, it has such a strong haunting feeling na of remembrance, of longing, ano? At merong na bibigyan ng parang larawan ng mga nasa isip niya ng nakagiliwan niya na sa Ballesteros. So, Kimberly, how did you do this? Paano mo ginawa ito para yung rhythm eh, meron pang may pagka-feeling na may indigenous quality, you know, hindi pop. So, pwede bang bagitin mo kung paano mo binuo itong awiting ito para sa kwento ng Ballesteros in My Mind ni Radyo? Yes po. I first read the book po. Yung book ni Sir Radyo. Nabasa ko siya. Tapos, nakikita ko siya kasi lagi na ipinupost niya sa Facebook. Sabi ko, very interesting to. And, dati kasi nung high school ako, merong mga booklet na binibigay from our Municipal City Hall about Ballesteros. At may sinusulat doon si Sir Radyo na tungkol sa Ballesteros, History of Ballesteros. And ever since, sabi ko, I want to do something for the town. I want to create something na people will remember. Something na parang na-feel ko. And I have to have an outlet. Kasi I used to write love songs. Uh-huh. Love song talaga. Sabi ko, paano naman yung love for the town? Paano ko ito may express? Ganon. Sabi ko, I contacted Sir Radyo. Sabi ko, sure. I want to make a song. I want to write a song for you. I want to write a song for your book. Tapos sabi niya, are you really interested? Ayun, ganon. I'm very interested. But then I got busy, medyo hindi na namin na follow up. And then he called me, tapos sabi niya, okay, are you ready na? Sabi ko, okay sir, let me do it.
And I wrote this. I went to Japan. We had a 5-day trip in Japan. I went there. Tapos sabi ko, this is Japan, this is a beautiful place, but nothing beats my town. Mm-hmm. Walang makakapantay dun sa love and warmth from my family and from the town where I grew up. Dun ko po siya sinulat. Bago ako matutulog, sinusulat ko na siya. I was in the process of writing it. Ayun, ang ganda. Ang ganda ng background, ano? Ngayon, ako naman natuwa rin na nakita itong libro ni Radyo. Sa katunayan, binigyan niya nga ako, binigay ko nga sa apo ko eh, kasi mahilig nga rin sa mga illustrations, gano'n. And katulad ng sinabi ko, ang International Theater Institute Philippine Center, pinili siya na lampara ng kultura at sining awardee dahil nga sa paggamit niya ng sining na tulay para sa edukasyon ng mga vulnerable groups, special education. Pagkatapos, nabigyan din siya ng award ng University of the Philippines, ano? So siguro maganda at this point pakinggan natin ang acceptance speech ni Radyo nung isang huling nabigyan siya ng award pagkatapos nung Lampara awardee siya, naging awardee din siya ng UP Communications Department. Pakinggan muna natin, pagkatapos malalaman ninyo bakit talaga itong si Kimberly at saka si Radyo nagtambal para talagang ibandila ang kagalingan, ang kayamanan, ang kabutihan, ang magagandang alaala mula sa kanilang pinanggalingan. Mabuhay! Greetings from Chicago! I'm honored and humbled to be with my fellow Glory awardees, especially because two of them are my friends. Griselda Yabes is my co-correspondent on Positively Filipino. And Gardy Labad is an old PETA friend. Two PETA originals receiving the Glory Awards. This is historic, making our mentor, PETA founder, and mother of Philippine theater, Cecile Guidote Alvarez, very proud. I would like to thank Dr. Delia Barcelona, my bosom friend at the University of Chicago, for nominating me. Also, I would like to share this Glory Award with my friends, classmates, and professors and staffers at UP MASCOM, including Mang Emoy and Aling Suming. Now, my acceptance speech. Ako ay estudyante ng UP MASCOM ng panahon ng martial law. Pero ito ay hindi naging hadlang para ako ay maging matapang, malikhain, at tagapagtibay at tagapagtanggol ng katotohanan. Ngayong walang katiyakang panahon, ang Glory Award na ito ay magiging inspirasyon sa akin at sa mga ibang tao upang yakapin ang hindi alam, harapin ang panganib, isagawa ang mga balak, maging alagad ng sining at kultura, at tumulong sa ibang tao. Nakatutuwa talaga ang pagkilala kay Radyo, na who's a journalist, who's an artist, writer, teacher, at napakaganda ng pagkakambal ni Kimberly for music at saka sa pagsusulat naman si Radyo para ma-popularize ang damdamin na kung paano mo dapat pahalagahan ang iyong puon, kung saan ka nakaugat, ano, yun ang napakahalaga dito sa ginawa ni Kimberly at saka ni Radyo. Ngayon, kung mararamdaman mo ang kanilang pagmamahal, ang kanilang tinatawag na memory about the
treasured mga sinasabing magagandang alaala. Kanya, alam nyo, sabi nga natin, singer, instrumentalist, si Kimberly. Kimberly, meron kang recording, di ba? At ang cover photo mo, kinakanta mo itong, ano itong kinakanta mo na si Elvis Presley? Kanya natuwa ko dahil itong si Elvis Presley, panahon namin yan eh, na, nung naging popular siya. Yung, falling in love. Ayun. Parang ganun ang feeling ninyo eh. You can't help falling in love. Hindi lang sa mahal mo sa buhay, sa kabyak mo, sa mga anak mo, pero kasama na lahat yon dito sa pagmamahal mo kung saan puok ka isinilang, saan ka lumaki, saan mo talaga nahugot lahat ng pagbubuo ng iyong pagkatao. Pakinggan natin uli itong awitin ni o pag-awit ni Kimberly. Kimberly style nitong Elvis Presley song. Kinakanta namin talaga yan noon eh. Actually, isa yan sa mga kinakanta ni Sunny noon. No? Can't help. Yung pambola ba? Di ba? I can't help falling in love with you. Oh. So, madadala ka naman sa ganung salita. Okay? Pakinggan natin itong version na ito. Sinong tumutugtog nito? Plakala or you did your own original playing? My own original. Ayun, oo. So, anong instruments ang ginamit mo? I use the harp po. Oh, very good. O, sige, pakinggan ninyo. Si Kimberly tumutugtog sa harp, kumakanta pa rin. Narinig ninyo ang tatak
Kimberly Collado style. Para dito, tinutugtog ang harp at ang kanyang bersyon ng pag-awit ng Can't Help Falling in Love with You. Kung ganyan siguro ang pagmamalasakit ng lahat sa kanilang tinubo ang lupa. Meron talagang pagmamahal sa bayan, tunay na patriotism. Hindi siguro talaga magkakagulo, magkakaroon ng maraming gusot, mayroong pagmamalasakit para hindi malalagay sa masamang katayuan ang ating mga probinsya, munisipalidad kung saan tayo nanggaling. At nandyan palagi ang pagtulong, ang pagbibigay ng masasabing kontribusyon para higit na maging successful, masasabing mapayapa at likas kayang maunlad ang inyong komunidad. So bago tayo magtapos, hindi pa talaga ho tapos, ipagpapatuloy natin bukas ang ating kwentuhan kasama si Kimberly, musician, an artist, a beauty queen. Marami pa po tayong pagkukwentuhan bukas. Huwag niyong kalilimutan ang ating tipanan dito sa Radyo Balintataw. Bukas ng gabi, samahan niyo kami muli. Mula po sa aming pamilya ng Radyo Balintataw, taus-puso ang aming pasasalamat sa KBP at CMMA para po sa parangal at paggawad ng awards bilang maningning na paaralang bayan sa himpapawid. Inihahandog ng Dialect Phase ang Philippine Center of the International Theater Institute at ng Earth Savers Movement sa pakikipagtulungan ng NBC, ang Manila Broadcasting Company ang... Radyo Balintataw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga minamahal naming tagapakinig ng Radyo Balintataw. Ito po ang inyong lingkod, Cecile Guidote Alvarez, sa ngalan ng Dialect ng Philippine Center ng International Theater Institute at ng Earth Savers, hinirang na ika-anim sa mundo na UNESCO Dream Center. Pinarangalan din po na UNESCO Artist for Peace. Buong lugod po namin kayong inaanyayahan. Nasamahan niyo po kami muli ngayong gabi sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan at ugnayan kay Kimberly Collado, na siya nga po ay kilala not just for her beauty dahil naging Miss Cagayan, pero higit sa lahat sa kanyang talino at galing sa musika. She's a composer, singer, harpist player, at nakatutuwa po na dito rin maririnig ninyo her own playing and singing habang nagkakaroon ho tayo ng kwentuhan tungkol sa kanya at tungkol sa Ballesteros Cagayan at ang kanyang mga ginagawa at mga plano pa sa mga susunod na buwan, taon, kahit na may pandemic. Kimberly, bumati ka muna uli sa ating kapwa taga Cagayan Valley at sa buong Pilipinas at sa ating mga kababayan all over the world. And I'm sure maski na si Radyo de la Cruz nakikinig yan from Chicago. Kimberly? Naimbaga rabihi kada kayo amin nga kababayan ko dito'y Cagayan. Kentiiliti Ballesteros at magandang gabi po sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Ayan. So, umpisahan na ho natin ang ating ugnayan muli kay Kimberly, na kagabi po narinig niyo kung paano ang pagmamalasakit niya sa kanyang lupang tinubuan. Ballesteros, Cagayan. Ngayon naman,
Pagpatuloy natin ang ating kaalaman tungkol kay Kimberly. Alam po ninyo, napaka-lungkot, napaka-dilim ng parang mundo natin dahil dito sa walang tigil na pagdami ng mga COVID cases. It's spiking up. It's even an election issue now in the USA. Ang daing balikan sa lockdown sa Europa. Pero nakikita naman natin in some Asian countries, no? Like sa Taiwan, wala, 2 linggo na, wala pang namamatay. I mean, wala silang report. Andiyan ang Vietnam, nandiyan ang Laos, nandiyan ang Cambodia. Bakit nagkakagulo dyan sa India, dyan sa mga iba't ibang pook, na ano ba talaga ang problema? Disiplina, katigasan ng ulo, being pasaway, o ano ang dahilan? Kumusta naman ang status ng tinatawag nating katayuan ngayon dyan sa Cagayan about the COVID? Ano bang quarantine position ninyo ngayon? ECQ, GCQ, MGCQ? Kumusta ngayon dyan sa Cagayan? Pwede na ba ang more back to normal? Anong sitwasyon? Yes po. Sa ibang bayan po dito sa Cagayan, nasa GCQ na po kami. Kaya lang sa May Tuguega raw, Ambulong, Peña Blanca at Tuwaw, medyo mas strict sila doon dahil may mga cases sila doon. At may local transmission na po sa Tuguega raw ngayon. Ayun. So, pero nabibigyan naman ng katugunan, ano? Hindi naman hirap ang medical services o ang hospital services na bibigyan pa rin ng kagamutan, pero syempre we're always caring for our frontliners. Doon nga sa nakaraang undas, hindi man ho tayo makapunta sa sementeryo, hindi naman natin kinakalimutan ng mga pumanaw na mga hal sa buhay, yung mga naglilingkod, ang mga bayani natin ngayong taon nito ng tinatawag nating pandemic, ang mga frontliners natin ay mga bagong bayani. So, we continue to pray, you know, for deliverance na from this evil COVID. So, kumusta naman ang pagtugon ngayon ng mga tao dyan? Sumusunod na rin ba naman sila o kailangan pang uhulihin? Merong kamay na bakal o meron namang what you would say is spontaneous deference to health protocol? Sinusundan na ba o mahirap pa rin paliwanagan ng tao o ayun? Kumusta? Dito po sa Cagayan, sumusunod po naman ang ating mga Cagayanos regarding sa ating health protocols. Kaya lang hindi po natin maiiwasan na minsan may mga mamamayan tayo na hindi naniniwala sa dito sa COVID mismo. Lagi nilang sinasabi, "Oh, baka asthma lang 'yan or baka ubo lang 'yan." Hindi pa nila masyadong maintindihan itong virus na ito at kung paano ba ito, kung paano ba nagkakaroon ng virus na ganito, paano ba nagkakasakit ng COVID ang mga tao. So I think wider information, ano? Oo. Kasi tingnan mo ang nangyari sa Amerika, parang naysayer, ultimo ang kanilang presidente, yes, na si Trump. Mabuti naman dito, yes, sa Pilipinas, nakikita natin lahat ng nag-meeting ang Pangulo with the cabinet or all the other people, eh naka-mask, ano? Hindi, yes, pwedeng sabihin na ayaw mong sundin o ayaw mong maniwala sa siyensya o sa mga pabilin ng mga people in the health sector. Kanya sana nga habang naririnig tayo para talaga sa kabutihan ng kanilang kalusugan at sa kalusugan ng mga mahal nila sa buhay, mga kapwa nilang na kakasama kahit nasaan, ay hindi talaga malagay sa pangamib.
Kasi alam na alam ko ang hirap talaga na maapektuhan ng COVID. Pumanaw nga ang aking tabya. Ako nga parang milagro lang ang pagkabuhay ko. Mahirap pa rin dahil mahirap talaga ang lockdown. Pero dapat siguro gamitin ang sining as a way for expressing yourself dito to pass the time, keep your mind healthy and working, you know. Eh, siguro mahalaga na alam po ninyo si Kimberly, because she's a composer, marami siyang mga awitin na ginagamit o kanyang nililikha o itinutugtog para hindi lang pampalipas, ano, pero merong mensahe. Katulad nitong at saka meron siyang style eh. Meron talaga siyang branding, di ba? Hindi yung, narinig mo, kinanta yan, yan ang tono at ganun talaga ang gagayahin mo. Pero she is able to modify in her creative process. So, alam mo, katulad ng sinabi natin, madilim ang pananaw natin ngayon, ano? And we should try to bring optimism, know na liliwanag din ng landas sa pabalik sa tunay na normal. Pwede pa rin nang to have hugs and kisses to your loved ones. Darating rin yung araw na yun, pero merong sakripisyo ngayon. Pero inaalala natin, naaabutin natin yun. So, ano ang awit na maari mong ipabahagi dito sa iyong masasabing bringing optimism and cheer? Anong awitin yun? Yes. So, Miss Cecile, I prepared this song called You Are My Sunshine. I covered this song po, with the harp, of course. Ayun. Pakinggan natin, You Are My Sunshine. Nandyan din po ang araw ngayon eh. Medyo ninenervyos po talaga tayo noon dahil sa mga katakot-takot na climate catastrophe, sa mga bagyong walang tigil, at alam natin nandyan na yon. Bukod dito sa health pandemic, there is a climate crisis. At kailangan natin bigyan ng kolaborasyon, pagtutulungan, pagkakaisa, at magwawagi pa rin tayo. So pakinggan natin itong Kimberly Collado version ng You Are My Sunshine. The other night, here as I lay sleeping, I dreamed I had you in my arms. When I walked near, I was mistaken, so I hung my head. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Sunshine, you make me happy.
like a ray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. Napakamadamdamin ang pag-awit ni Kimberly ng You Are My Sunshine. Eh, sino naman kaya ang sunshine ni Kimberly? Tanungin po natin, Kimberly, sino ba talaga ang iyong sunshine? Sunshine ko po talaga is my family, especially my little boy. Uh-huh. I'm a 3-year-old boy. Anong pangalan ng 3-year-old? Ano? Marco Shintaro Jr. po. Aha, Shintaro. May pagka-Japanese, ano? Ha? Japanese. Mangyari kasi, sabi mo nga, nagpunta ka ng Japan, ano? At nakatutuwa na you're an English teacher, pero mga tinuturuan mo ay ibang nationality, Japanese, ano? Mga Japanese. Online. So, yung mga Hapon na tinuturuan mo, nasa Japan? Nasa Japan po sila, yes. May mga nakatira din po dito sa Philippines, pero online po talaga. Ano yun? Kung nagtuturo ka, how many hours in a day? How many days in a week? I teach 11.5 hours a day, 5 days a week. Ganong kahaba? 11.5 hours? Wow. Oh. Sobra pa sa 8. 9 a.m. to yes, ano? Yes. To 9 a.m. 9 p.m. 9:30. May vacant po ako ng afternoon. Meron ka naman lunch break, ha? Yes po, yes. Okay. So, kapahaba naman po yung lunch. Kumusta naman ang pick up ng mga Hapon sa English teaching mo? The younger Japanese students po, they're better when it comes to speaking English kasi meron kasama sa curriculum nila ang English. Yung mga older po, yun yung medyo beginner sila. Mas mahirap ituro yung language. At pati na ang pronunciation, ano? Siyempre, kasama doon, kanya hirap talaga. Hindi lang grammar, hindi lang sentence construction. Yes. Pero yung pronunciation, baka hindi mo rin maintindihan kung hindi talaga nagkaroon ng yes, strong enunciation class. So, ayan, narinig ninyo kung paano magturo si Kimberly sa mga Japanese pa naman, ano? At nakita rin natin ang kanyang malikhaing ginagawa sa musika. First of all, she's a harpist. Mabibilang mo mga harpist, ano? Siguro pag nangyari na after COVID by next year, October 2021, dito sa SDG Festival na gagawin ng ITI, Earth Savers and all partners together with the Senate Support, NCCA, DFA, ang nakatutuwa po, there will be a harpist coming from Colombia. Baka magandang magkita kayo at magkaroon kayo ng jamming, di ba? Because it's really very interesting. Yung isa sa aming kasama sa International Secretariat, he's an accordionist, pero he is an exceptional harpist friend from Colombia na dadalo dito. Kumari na sana ang travel by October kasi it's also the celebration of the Galleon, Day of the Galleon na ipinasa namin sa UNESCO. Yung sinasabing transmission, exchange, Asia, Latin America, Caribbean, mapapakita dito through arts fusion. Okay? Ngayon, bukod sa narinig ninyong original composition kagabi tungkol sa Ballesteros,
itong si Kimberly, she really is into espousing causes, and one of the SDGs is gender equity, empowerment of women. Ano naman ang nilikha mo para bigyan diin ang kahalagahan ng gender equity at yung pagpapahalaga sa karapatan ng mga kababaihan? I wrote a song called Annalie. This is about a woman who's very strong. She's wonderful. Maraming gustong lumaban sa kanya, but she's a wonderful woman. I wrote this for my grandmother who was battling cancer that time. Mm. I wrote this in 2014. One of my grandmothers was battling cancer, and for me, parang yun yung kalaban eh, yun yung kontrabida, yung cancer. But she was very strong. So I said, this is for her. So I wrote this song for Annalie. So narinig niya yan bago siya pumanaw? Narinig ng yes, lola mo? Yes. Oo. Yes. Okay. Ang pangalan ba ng lola mo, Annalie? Hindi naman. No po. Anong pangalan ni lola? Conchita. 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 Oo. Okay. Pakinggan natin naman itong alay ni Kimberly para sa kanyang lola. Napaka-touching yun, ano, na ginagamit mo ang musika para bigyan ng lakas ng loob na patuloy ang paglaban. No? Katulad ngayon, kailangan rin natin ng lakas para labanan ang COVID. Meron din yung cancer. Alam ko napakahirap niyan dahil nadaanan ko rin yung cancer. By God's grace, I survived it again. Ano? Kanya, pakinggan po natin para sa lahat ng mga merong dinaranas na sakit, sana itong awitin ni Kimberly tungkol kay Annalie ay magbigay pa ng katatagan ng loob, dagdag na pananalig, mataimtim na pananalig na you will overcome and the healing will happen. The blood of thieves were spilled when they learned you're not the victim here. They thought that they can steal your heart when they saw you shed a tear. But they don't know you've seen the light. They don't know you've tamed the beast with your smile. You've made the wretched saint and the cold in flames. Oh, Annalie, gold and silver made, Annalie. Please don't stray away from me on my night and day. Oh, Annalie, Annalie. The vagabonds came to take your soul. The conquerors march to heed control, but they don't know you've seen the Babylon go down, and they don't know you've slayed the kings who took your crown. You've made the wretched saints and the cold in flames. Oh, Annalie, Annalie, oh, Annalie. Gold and silver made, Annalie. Please don't stray away from me on my night and day. Oh, Annalie, Annalie. Your beauty is in God.
incomparable. Your grace is undeniable. Your beauty is incomparable. Your grace is undeniable. Oh, ayan po ang pampalakas ng loob na awitin ni Kimberly para sa laban ng mga kababaihan. Lalo na katatapos nga lang ho nung nakaraang buwan yung Breast Cancer Consciousness Month. So, kahit na anong pinagdaraanan, laban lamang katatagan ng pananalig rin sa Diyos at sundin ang mga health protocols na kailangan sinabi ng mga doktor na kinukonsulta. So, bago po tayo magtapos, hingin natin kay Kimberly kung paano nyo ma-access ang kanyang mga awitin, mga original, mga adaptation, mga otherwise other kinds of modifications na ginagawa niya sa kanyang mga nililikhang awitin. And remember, she's a harpist, quite a unique instrument to play. Kimberly? Thank you, Cecile. Thank you po. To everyone who's listening right now, please go like my Facebook page at facebook.com/Kimberly Collado, or you can search Kimberly Collado. K-I-M-B-E-R-L-Y-C-O-L-L-A-D-O. At sa akin pong YouTube channel, just type Kimberly C sa search bar sa YouTube. Thank you so much. Ayan, so alam nyo na kung ano nyo ma-access pa ang ilan sa mga awitin at musika ni Kimberly. Kimberly, nasabi mo noon bago talaga tayo mag-post, maybe you can give a few lines. Sabi mo nag-umpisa ka talaga sa career path on music. Dahil nung bata ka pa, pinapasali ka sa isang singing competition. Ano yung ginamit mong awitin at nagwagi ka? Siguro bigyan mo kami ng sample, ano, para yun ang pamamaalam natin ngayon. Bakit pa po by Jesse Saragossa. Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakilala kung ang puso ko ay iiwan mo lang? Sasaktan ko siya'y higit sa akin. Naroon pa man ang pagdaramdam ko ay aking kakayanin. Ngayon, napakagandang pamamaalam na sample ng talino sa musika ni Kimberly Collado. Okay, huwag niyong kalimutan ang kanyang YouTube. Muli, ano yon, Kimberly, your YouTube? Kimberly C. Ayun. So, dyan na po tayo nagpapaalam. Huwag ninyo namang kaligtaan ang pagpapatuloy po ng ating Radyo Balintataw on weekdays. Magmula sa Cagayan, bukas naman po ng gabi, we will travel all the way sa Mindanao, sa Iligan, with the Mindanao Arts Council. Ito po ang inyong lingkod, Cecile Guidote Alvarez, ang alan ng dialect, ang Philippine Center ng International Theater Institute, at ng Earth Savers. Itinatag ng dating Senador Harrison Alvarez. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig dito po sa ating Radyo Balintataw, para lang bayan sa himpapawid, na ang mga kakampi po namin ay walang iba
Kung hindi ang Tesoros, House of Native Arts and Crafts, nandyan din po ang Mapicon, herbal base na pagtuligsa sa mga insekto na nagdudulot ng sakit pag marumi ang kapaligiran. At syempre, Casuela, Spanish Colonial Cuisine, nandyan na po sa UP Village, Quezon City, number 4 Maginhawa Street, for inyong mga tinatawag na orders, pick up or delivery, 0917-193-7427. And for social platform needs, contact info at abacossolutions.ph. At syempre, salamat po sa ating technical production supervisor, Salvador Bong Muyar. Executive assistant, Susan Claudio ng Caffeinated Palette, at si Hexelon Alvarez, our National Youth Earth Savers Director. Hanggang dito na lang po, paalam, patnubayanawa tayo ng Panginoong Diyos, mabuhay ang Pilipinas!